alam mo, kung anong kasing laki ng ano mo, yan kasing liit ng utak mo. Diyos ko, maliit na bagay pinapalaki mo. Hindi ko naman nilandi. Wala akong ginawang mali. Kaya wala silang karapatan para murahin ako at sabihin ng hindi maganda dahil wala akong ginawang mali. Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video to, pag-uusapan natin ang video na lumabas kung saan mga kabakal, isa po ito sa babae na kinukulab ni Boy Tapang kahit pa meron na siyang girlfriend na si Cherry White. At mga kabakal, nadamay daw sa gulo ni Boy Tapang at Cherry White. Basically mga kabakal, ang nangyayari ay ito raw ay yung isa sa dinidiskartehan daw or babae daw ni Boy Tapang, kaya nagalit daw itong si Cherry White. So gawa natin ang reaction mga kabakal, ito po ang clip ng video. Magandang araw po. Marami po akong nakikita mga comments na hindi maganda about sa akin, na keso ginagamit ko lang daw po si Boy Tapang para sa pagsikat, at hindi daw po totoo lahat ng mga sinasabi ko. Ngayon po, ikukwento ko po lahat ng mga totoong nangyari. Nag-start po ito na mag-usap kami ni Boy Tapang, kung hindi po ako nagkakamali, noong November. Nag-chat po kami at maayos po siya makipag-usap. Nagkapalagayan po kami ng loob at gusto niya pa nga pong pumunta dito sa lugar namin, which is itong Nueva Ecija. Ngayon po, habang tumatagal, nag-uusap pa rin po kami at dumating po sa punto na nanligaw po sa akin si Boy Tapang. Alright mga kabakal, nanligaw daw si Boy Tapang. And if I'm not mistaken mga kabakal, parang sila na yata ni Cherry White nung nag-message si Boy Tapang dito kay Honey. Ibang klase mga kabakal si Boy Tapang. Akalain mo si Boy Tapang ay based sa babae, based kay Honey, nanligaw daw sa kanya si Boy Tapang. So isa lang ibig sabihin nun, chick boy mga kabakal, si Boy Tapang ang lupit talaga mga kabakal, kapag sikat nagiging chick boy. Kung susuriin po natin sa mga nagko-comment po na hangad ko lang po ay magpasikat, sana po noon pa lang sinagot ko na po si Boy Tapang. Pero hindi po eh. Hindi po ako ganung klaseng babae na hangad lang ay sumikat at manggamit. Hindi po ako ganun, hindi po ako yung tipong babae na ganun. So, bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon? So, sasabihin ko na po sa inyong lahat. Lahat ng katotohanan. Unang-una po, pumunta po ako ng Cebu para sa promotion. May kumuha po sa akin doon na gadget store, isang sikat na gadget store sa Cebu para kuhanin ako. So, yung may-ari po ng gadget store na yon, naghahanap po ng mga vloggers sa Cebu. Kesyo, kaibigan ko nga po si Boy Tapang at wala naman po kami samaan ng loob, chinat ko po siya. Ako na po mismo ang nag-chat sa kanya. Pero hindi po siya nag-respond. Ngayon po, habang nagtumatagal ng tumatagal, habang nasa Cebu pa rin po ako, nagulat po ako nag-chat sa akin si Boy Tapang. At nag-aayang makipag-collab. So, pumunta po ako noon dahil wala naman pong issue. At nandun po si Cherry White noon. Andun po lahat ng team niya. Pumunta po kami doon. Kasama ko po si Isaac, si Sabaw. Ngayon, nag-collab po kami. At inaya po ako mag-collab ni Boy Tapang. Alright, para malinaw mga kabakal, nakipag-meet itong si Honey kay Boy Tapang. At alam ito ni Cherry White. At nakipag-collab kay Boy Tapang. And alam naman natin mga kabakal na kapag nakipag-collab itong si Boy Tapang ay kadalasan ay nagkakaroon ng mga romantic na eksena, dahil nga si Boy Tapang ay sanay na makipag-collab sa mga babae, and then at the same time magkakaroon ng understanding, kung alam niyo na ang ibig kong sabihin. So basically mga kabakal, alam na alam ni Cherry White ito. At the same time,
Tanging collaboration lang naman ang gusto ni Honey bay sa kanya, at ang nag-contact sa kanya para mag-collab na nga at ituloy na ang collaboration ay si Boy Tapang. So yeah, I don't think na si Honey mismo yung talagang nangulit dito. Ayan na. Inaya po akong mag-collab ni Boy Tapang at gusto niya pong content. Siya po ang nag-isip ng gawin namin yung content na yon. Pero bago namin gawin yung content na yon, sinabi ko sa kanya na baka magalit si Cherry White. Pero ano sabi niya? Hindi. Hindi daw po siya magagalit. Alright mga kabakal, yung ginawa nilang content, eh alam niyo na mga kabakal, alam niyo naman pag may content si Boy Tapang at sa babae, syempre yung more on mga parang romantic ng konti, may pagkaligaw-ligaw, or yung tipong may pagka-pogi points. Yun yung ganong content na sinabi nga daw nitong si Honey na baka magalit si Cherry White. Pero ang sabi naman ni Boy Tapang, hindi naman daw ang nakaisip ng gawing content ay si Boy Tapang, at ang nagsabi na hindi magagalit si Cherry White, si Boy Tapang. So syempre naman, I don't think na may kasalanan dito si Honey kung ang nakaisip at ang nagsabi na hindi magagalit si Cherry White ay mismong si Boy Tapang. Kaya ang mag-read po ako. Ginawa ko po. Kaya kasi po sinabi naman niya wala daw magagalit eh. So ginawa ko po. Nag-content na po kami noon. Naging maayos po yun. At actually po, nung nagkita po kami ni Cherry White, iba na po yung pakikitungo niya eh. I mean, para sa akin bilang babae, mararamdaman ko po yun. Mararamdaman mo yun. Well, mga kabakal, normal yan sa mga babae. Parang mga pusa yan. Pag nakakita ng isang babaeng pusa, alam mo na yan, may mga attitude. So, ganyan ang mga babae, mga kabakal. Pag nakita niya na mas bata sa kanya, nakita niya na mas maganda sa kanya, nakita niya na walang retoke, nakita niya na walang luho sa katawan, nagkakaroon siya ng attitude. Kasi nga naman, parang sa isip ng babae, akin to. Ito ang aking boyfriend. So, huwag ka nang dumiskarte. So, parang gano'n. Normal yan sa mga babae. At yun nga, naramdaman daw ito mga kabakal ni Honey kay Cherry White. Grabe pala, magselos si Cherry White. Iba na po yung pakikitungo niya sa akin. Pero hindi ko po pinansin. Nag-picture pa nga po kami yun eh. So, kinabukasan po, nag-upload po si Sabaw ng behind the scene. Hindi pa po ako nag-upload nun ha. Nag-upload po siya. At ngayon, madaling araw, 2 a.m. Kung gusto niyo po ng proof, i-comment ko po dyan sa comment section. Madaling araw, tumawag po sila sa akin, tawag ng tawag sila, pero hindi ko sinasagot. Tumawag sila sa akin, naalipungatan pa po ko nun. Sinagot ko, pero ano bungad sa akin? Mura. Mura po yung bungad sa akin. Alright mga kabakal, minura daw siya ni Cherry White dahil may nag-upload daw ng behind the scene ng ginawa ni Boy Tapang at ni Honey na collaboration. Malamang ay hindi nagustuhan ni Cherry White yung ginawa nilang vlog or content na ang nakaisip ay si Boy Tapang. Well, if anything else, dapat kung merong murahin si Cherry White at dahil nagselo siya sa content na ginawa nila, dapat si Boy Tapang yun dahil si Boy Tapang ang nakaisip at si Boy Tapang ang nag-insist na mag-collab silang dalawa. Tama ba? Sabi po sa akin, basta sobrang nakakalungkot lang kasi po bigla akong mumurahin ng hindi ko alam yung dahilan. Sasabihan ako ng malandi. Buong pagkatao ko po, ngayon ko lang po naranasan yung ganitong sitwasyon. Actually po, ayoko po ng gulo. Ayoko po mangyari to. Kaya, nung madaling araw na tumawag po sila sa akin, galit na galit sa akin si Cherry White. Rinig na rinig ko yung pag-aaway nila. Hindi ako nagsalita ng hindi maganda sa kanila. Sabi ko sa kanila, wala akong ginagawang mali. Ayaw nila ipapost yung video. Pero bakit? Walang mali sa ginawa ko. Unang-una sa lahat, sino ang nag-isip ng content na yon? Si Boy Tapang. Sino ang nag-ayang makipag-collab? Si Boy Tapang. Kaya wala akong maling ginagawa doon.
Well, mga kabakal, kung meron mang may kasalanan dito, sa tingin ko ay si Boy Tapang. Kasi mga kabakal, para sa akin, mali nga naman na gumawa ka ng isang collaboration sa babae na ang tema ay may alam mo na, parang romantic. Kung ikaw ay mayroong girlfriend, hindi maganda yon. Kasi mga kabakal, alam natin na ang content ngayon ni Boy Tapang at ni Cherry White ay yung sa kanilang pag-iibigan, so meron silang tandem. Which is totoo naman na mag-shota sila, mag-jowa sila. Hindi magandang tignan na magkakaroon ng panibagong love team itong si Boy Tapang, samantalang may ka-love team na siya ngayon at meron pa siyang girlfriend. So yung ka-love team niya ay girlfriend niya. So maling-mali talaga yon. So nagagets ko kung magagalit man itong si Cherry White. Pero dapat kay Boy Tapang magalit. Grabe naman, Boy Tapang, bakit ka nagsasabay? Kahit content lang yan, huwag mong pagsabayin kasi hindi magandang tignan. At the same time, masisira yung momentum, yung na-build ninyong content ni Cherry White na ngayong jowa. Tapos ngayon, bumurahin ako? Sasabihin ako ng malandi? Aba, hindi tama yun. Bilang babae, hindi po ako titigil. Hindi po ako magsasalita ng ganito. Kung hindi po tama yung mga, kung hindi po totoo yung mga sinasabi ko. Pero bilang babae po, nakaka-insulto. Sa totoo lang po, nung araw na yun, mura sila ng mura, nadamay pa ako. After ng tawag na yun, pinatayan ko na po kasi sobrang sakit na ng mga salita. Kahit tanungin nyo man sila, wala ako sinabing hindi maganda sa kanila. Ngayon, nag-chat ako kay Ronnie, a.k.a. Boy Tapang. Sinabi ko sa kanya mismo, Ronnie, bakit ganyan? Anong ginawa kong mali? Wala naman akong ginawang mali. Hindi ko po kasi alam yung ginawa ko. Bakit bigla ako minura at sinabihan ng malandi? Well, mga kabakal, based sa kwento ni Honey, wala akong nakikitang mali na ginawa niya. And like I said, kung meron mang may maling ginawa kaya nagalit si Cherry White, yun ay si Boy Tapang. Unang-una, yung content na naisip na gawin nila, si Boy Tapang ang gumawa. Nagpaalam si Boy Tapang kung magagalit nga ba si Cherry White. Ang sabi ni Boy Tapang, hindi. So mga kabakal, tingin ko itong si Honey ay nadala lang at nasama lang sa problema ng dalawang magjowa na naging casualties of war. Alam mo, kung anong kasing laki ng ano mo, yan kasing liit ng utak mo. Ay, grabe yun mga kabakal, below the belt yun. Wait lang, Honey, ito ba yung sinasabi mo? Ito ba yung retoke na o yung bago pa lang? Kasi alam ko yung hindi pa rito, okay, hindi naman malaki yun eh, maliit yun eh. Pero ngayon, malaki na to. Ay, ano ba to? Yung ba yung before or yung ngayon? Mga kabakal, grabe itong si Honey. Below the belt yung sinabi niya na kung ano daw yung inilaki ng ano niya, kayo nang bahalang mag-isip, kayo nang bahalang mag-fill in the blanks, ganun daw kaliit yung kanyang kukote. Grabe mga kabakal, seryoso na to. Diyos ko, maliit na bagay pinapalaki mo. Hindi ko naman nilandi. Wala akong ginawang mali. Kaya wala silang karapatan para murahin ako at sabihin ng hindi maganda dahil wala akong ginawang mali. Okay. Yung gabing yun, yung araw na yun, nag-chat sa akin si Ronnie. Umalis daw siya sa bahay ni Cherry White. Saan siya pumunta? Sa Makati. Nasa Cebu pa ako nun. Pumunta si Ronnie, aka Boy Tapang, sa Makati. Ngayon, kinabukasan yung flight ko nun. Tapos anong gusto niyang gawin? Babayaran niya yung ticket ko. Para pumunta sa Makati, para magkita kami. Para saan? Wait lang mga kabakal, niyayaya ni Boy Tapang magkita raw sila sa Makati. Para saan? Samantalang yung gabing daw yon ay nag-away sila ni Cherry White.
Boy Tapang! Grabe, totoo kaya itong sinasabi ni Honey? Grabe ka, Boy Tapang? May girlfriend ka, Boy Tapang? Boy Tapang, grabe to! Hindi ako pumayag. Tinanong ko siya, bakit mo i-refund yung ticket ko? Bakit mo babayaran yung ticket ko? Tumawag siya ng tumawag sa akin. Pero kung gusto niya ng proof, papakita ko sa comment section para hindi ako yung nagmumukhang masama dito. Kasi parang nakikita ko sa comment section, parang ako yung may mali. Well, mga kabakal, base dito sa babae na to na si Honey, sa kanyang pananalita, tingin ko napakabata pa nito. Tingin ko ang edad nito ay mga nasa 22, mga ganun, mga 19 to 22 years old, mga kabakal. Parang ako yung nanlandi. Hindi po ako ganung babae. Hindi po ako manggagamit ng tao para sumikat. Hindi ko po isasakripisyo yung buhay ko para sa taong hindi ko naman mahal para sumikat. Grabe ang sakit nun! Boy Tapang, kung nakikinig ka, ang sakit nun, Boy Tapang, hindi niya raw mahal. Siguro, ikaw yung pinaririnig ganun, Boy Tapang. Kaya siguro, hindi nakapag-meet up sa'yo. Sa Makati. Saan kaya sa Makati yan? Mga kabakal, ito yung mga pinag-uusapan ngayon ng mga tao dahil nga nagkakaroon daw ng problema itong si Boy Tapang at si Cherry White na sinisisi daw ay itong si Honey at ito nga naglabas ng opinion itong si Honey na wala raw siyang ginagawang kasalanan at ang nagpumilit daw at ang nanliligaw pa ay itong si Boy Tapang. Sana all pogi katulad ni Boy Tapang. Grabe mga kabakal, ang gulo-gulo nito. Ano nga kaya ang nangyari na mga kabakal kay Boy Tapang? Mayroon nga kaya ang katotohanan na sinasabi ni Honey? Totoo nga kaya na itong si Boy Tapang ay two-timer, chick boy, based sa sinasabi nitong si Honey dahil nga may girlfriend na siya pero nanliligaw pa rin itong si Boy Tapang kay Honey pero ayaw naman daw ni Honey dahil hindi naman daw niya mahal itong si Boy Tapang. Magulo talaga mga kabakal. Ano nga kaya magiging reaction at opinion? Ano kaya ang magiging rebat ni Boy Tapang at Cherry White dito nga kay Honey? Nasaan na nga kaya ang ating iniidolo dating na si Boy Tapang? Nagbago na nga kaya siya katulad na sinasabi ni mga gago? Or ito ay isang scripted lamang? Mga kabakal, marami sa inyo nagtatanong, scripted nga ba ito o hindi? Well, mga kabakal, as of now, ay this is really, really confusing. Hindi ko alam kung ito ay scripted. Siguro maghihintay pa ako ng mga rebat video galing kina Cherry White at Boy Tapang at isa pang video dito kay Honey para masabi ko kung ito nga ba scripted. Pero as of now, I don't think this is scripted. Pero ano ang inyong opinion mga kabakal? Gusto kong marinig, i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.